Salamat, magsiyo po tayo lahat. Bilib naman kay Mel Sarmiento ating, hindi ho, ano? Anong pan-introduce ko kanina? Incoming. Hindi ho, incoming to, confirmed na CIA. No? SILG na po talaga si Mel Sarmiento. Sabi sa kanya, bigyan mo kami ng brief remarks. Yung brief ho niya, 1.5 minutes ho yata eh. Yung gusto ko lang manigurado, no? Yung ba nasa likod ho ng buluwagang to, naririnig niyo ako. Kung naririnig po niyo ako, pakitaas lang ang kamay. Ba? Okay po yung kaliwa. Yung kanan, no? Hindi. Anyway po. Secretary Mel Sarmiento, Secretary Laila De Lima, Attorney Edmund Abisamis, Justice Bernardo Abisamis, Representative Imelda Dimaporo, Mayor John Amante, National Executive Board and Chapter Presidents of the Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Punong Barangays and other officials present, Lupong Tagapamayapa Incentives Awardees and National Awards Committee members, fellow workers government, honored guests, mga minamahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Mamaya ho, palagay ko, ganda ng mga mesa nyo dito. May hapunan kayo siguro dito, Ed. Okay. Buti hindi nyo ako inibita sa hapunan. Dahil pagtapos po rito, may necrological services akong pupuntahan doon po sa bandang Malacanang. Tapos balik ko akong Makati. Kaya palagay ko, ito yung tulad ng dati. No? Inibita ho ako sa ibang lugar kasi tatlong hapunan sa isang gabi. Para mapag-unlakan lahat, wala ho akong hapunan. Dahil pag kumain mo kayo, siyempre pagdating nyo sa dulo, huli na kayo. Meron ba tayong mga kapitan galing Tarlac dito ngayon? Wala? Sige, total wala tayong awardee sa Tarlac. Naka-apat na beses huya tayong Region 3 ba? Bataan. Tinawag ulit na Region 3, Bataan pa rin. Tinawag ulit, puro Bataan. Pero okay na huya, malapit ho yung Bataan sa Tarlac. Total, malapit na siguro mag-Hall of Famer yan. Baka may puwang na. Kailan ho yata makauwi ako sa Tarlac eh. Pwede tayo sumali sa kompetensyang to. Anyway po. So pagkakunawa ko po, kasama sa patakaran para makuha ang buong pensyon matapos magtrabaho sa gobyerno, kailangan nasa 20 taon ang iyong pagsiservisyo. Nung magkwenta po ako isang araw, pagdating ng 2016, ay meron akong 18 at kalahating taon. May kulang po akong 1 at kalahating taon. Ang ating butihing DBM Secretary Butchabad naman, nauna po sa akin sa gobyerno. Nakikita naman po niyo yan, mas makapal ang buhok ko kaysa sa kanya. Kapag nagretiro po si Butchabad, 19 and a half years po siya nanungkulan sa ating pong gobyerno. Ibig sabihin, kulang pa rin ang half year para magkaroon ng full pension. Ang biro nga po namin, dapat yata mag-apply tayo sa kanya-kanyang barangay. Baka sakali may pwestong pwede tayong i-appoint, makompleto natin yung kulang natin para magkaroon tayong 20 taon at makompleto natin yung pension. Nakita ho nyo si Laila kanina, sabi niya ito na pinakamalaki kong grupo yata nakausap. Ha? Sa totoo lang ho, pinilit namin magsalita. Medyo gugulat kayo yung ating fiery and feisty Secretary of Justice, pag-criminal na katapat, di ba? Walang inuurungan to. Pero pag kayo kong kausap, no, dahil di naman kayo nga nasakdal, no? Nahihiya. Sabi ko kay Ed, maganda na yung mahihiyain kaysa yung makapal. Tama po ba? So palagi ko po, no, mahirap na po ang buhay kung ikaw ay gobernador. Humirap lalo kung ikaw ang mayor, tulad ni Mayor Amante. Dahil siya ang takbuhan ng lahat na kanya nasasakupan. Pero sa tingin po, di hamak na mas mahirap ang buhay ng mga kapitan at kagawad ng barangay dahil literal nga pong on-call kayo 24/7. Di ba? Nung congressman po ako, makakauwi ko ng 2-3 araw kada linggo malapit po ang Tarlac. Pero pangkaraniwan po, kailangan sasadyain tayo kung hindi ko sila nahabot nung tayo'y nauwi. Pero yung kapitan po, hindi na huhintayin na makauwi dahil doon po nakatira. No? Bilang mga ama't ina ng inyong mga komunidad, kayo ang unang takbuhan ng lahat na may problema. At kadalasan po yung problema, hindi naman kayo lumika, pero kayo ang unang takbuhan. Kayo ang unang hantungan ng kalinga ng pamahalaan. Kayo ang mga frontliner sa serbisyo publiko.
may simpleng pangangailangan man o kaya may sakuna, sakit at maging mga alitan, kayo ang inaasahang sasalo sa mga hinaing. Kaya nga po, ngayong araw talagang binibigyan pugay natin ang ating mga kapitan na tupisal ng barangay, partikular na ang mga bubuo sa ating mga lupong tagapamayapa na kinikilala natin para sa di matatawarang ambag sa larangan ng community peace and order. Baka kala po nyo, purkit Pangulo ko, hindi ho naghahanap ng katarungan. Ang galing nga po ng 12 nating awarding ngayong araw. Di ho kasi biro ang kriteriya para sa parangal na ito o yung basehan para sa parangal na ito. Isa po sa mga pamantayan, dapat di bababa sa 90%, ulitin ko po, no? 90% ang dami ng kasong naresolba ng lupon. At ang mga awarding natin, sa tutulan po, ang average ay hindi ho 90. Ang average po nila sa taong 2013 at 2014, mababa ho, 98% lang. Nung nakita ko po yung 98%, sabi ko baka naman tama rin sila. 2% na lang kasi yung hinahabol. No? Sana naman po, lalo pa tayo magmasigasig para puro Hall of Famer na. Dahil kasama ko nga ating mga frontliner sa paglilingkod, di ko maiwasang sabihin talagang kasalo ko kayo sa pagharap sa mga problema ng ating mga boss. Sigurado akong daman-daman ninyo na sa 10 bagay, or madalas na papag-isip kayo, sa 10 bagay na hiniling kung may siyam ka napagbigyan, ang maalala ng iba ay ang nag-iisang di mo kayang paunlakan. Tama ho ba? Sabi nga nung panahon ng tatay ko, hindi siya nag-iisa. Kayo ho nire-reklamohan doon sa isang hindi napagbigyan, hindi rin ho kayo nag-iisa. Ang aking nga po, pag binalikan natin ang samot-saring suliraning iniwan sa atin noong taong 2010, pag inisip nating minsan namayani ang kasinolingan, pandaraya at pagnanakaw sa ating pabalan, kung saan nawala na ng pag-asa ang ating mga kababayan. At kapag ikinumpara natin ito, kung nasan tayo ngayon at kung saan pa tayo tutungo, sa tingin ko po, nagiging sulit ang lahat ng sakripisyo, pangalipusta at kritisismo. Gusto ko pong sabihin, naisulong natin ang transformasyong dahil positibong politika imbis na gawaing trapo ang ipinatupad natin sa ating pamahalaan. At ngayon, hindi ba't ang sarap isiping di na kailangang daanan ng inyong mga anak ang lahat ng hirap na ating kinaharap dahil ginawa natin ang tama at pumanig tayo sa tuwid. Para sa akin, ito po ang pinakasukatan ng anumang paglilingkod. Dito ko nga po naalala ang sinabi ng ilang kababayan natin nang bumisita tayo sa Davao at Apayao nito mga nakaraang linggo. Mainam po sigurong hayaan ko ang mga boss natin ang magsalita tungkol sa transformasyon. Pakitingnan po yung ating mga screen. Ikaduha, unsa may nahatag sa among federasyon ang Katil Farmers, Coconut Planters, Farmers and Tenant Association Incorporated na kadawat og 1.2 million nga hog grazing sa backyard nga din karon giapod-apod sa 12 ka barangay mismo gikan sa bottom-up budgeting kundiin ang mga membro nini mo mipili para sa ilang sustainable livelihood. Kaya thank you so much, Your Excellency. Thank you so much. Now, akong gihangyo, Moni, tungod sa kaayo sa itong panggobyerno sa tuwid na daan, hinatunta nga giyahanta nga adunay usa ka tawo nga muhatag ipagpadayon, pagproteksyon, pakusgon o padakon pa ang tuwid na daan. Ako po si Rogelio Calmang, taga Butaw, Barangay Butaw, Kalanasan, Apayao. Noon, pag may masakit sa aming lugar, ay dinadala namin sa ospital, binubuhat lamang. Marami pang namamatay sa gubat na pasyente namin, dulot nito ng naglalakad namin na mahigit 2 araw, kapunta lamang sa ospital. Pero ngayon, may kalsada na. Madali lang namin na ihatid mga
pasyente namin sa hospital dahil sa may kalsada na niyadaanan ng kaiba-ibang sasakyan. Ako po si Raymark Udipa Albior, 20 years old, naninirahan sa Maragluna, Apayao, isang tourist guide. Mahirap po ang kalagayan namin noon sa Marag. Malayo ito sa kabiasnan at walang kalsada. Dahil walang nakakapasok na sasakyan, kailangan pa naming magbangka para mamili ng mga kailangan namin sa bahay. 2 oras po ang biyahe. Sa amin na mga estudyante, naranasan naming maglakad ng 3 hanggang 4 oras bago makarating sa eskwelahan. Marami rin ang hindi nakakapag-aral na mga kabataan noon. Pero ngayon, dahil sa Department of Tourism Road, nakakapasok na ang mga sasakyan. 20 to 30 minutes na lang ang biyahe palabas ng Marag. Maraming salamat dahil naging maginhawa ang aming buhay mula nang nagkaroon ng kalsada. Maraming salamat, mahal na Pangulo. Dahil sa inyo, naging maginhawa ang aming buhay, hindi lang ng mga taga-Marag, kundi ang buhay ng mga mahirap na estudyante na kagaya namin na nais makapag-aral at maiangat ang antas ng buhay. Maraming salamat po. Siakmet apo ni Ray C. Duldulao, 54 years old, na naninirahan po ito'y poblasyon, Luna, Apayao. May saak apo aman nalon ang nabibenepisyara iti Agri-Pinoy program, a programa ti agdama a gobyerno tayo. Kit dito ya programa apo iti nakaited, itadakkel a nagdurasan ti panagbiag ken apit ko kas may sa aman nalon. Taidi apo, umapapit aklaeng iti 70 akaban. Ngem gapo kadagitoy nga programa ken benepisyaryo nga impay tinayat a gobyerno tayo itattan umapapit akun iti 150 akabanes iti kada hektarya. Kastamet apo natulungan nak dagitoy programa. Iti innak panagtartaraken kadigiti dingwen. Panagtaraken iti lames kastamet iti pinagmulmulak iti naduma-duma anat nateng. Nga isu apo iti nayon ti maapapit ko. Simmayat met apo iti kasasaad ti panagbiagmi. Agsipod na napaadal ko, digiti talong anak ko, napasaya at kin napatarimaan ko, di pagtaingan mi, kin kastamet, nga naadda anak, kadigiti kang runaan, nakasapulan, iti panagtalong. Kat napalaus launa, iti panagyaman ko, iti naayat, a presidente tayo, iti panangaipaay na, iti suporta na kadagito'y napipintas a programa at administrasyon na. Ket sapay lakuma, apo presidente, tadagito'y a suporta, ket agtultuloy. Tapnon iti kasta, marik na, ken may pasagipsip kada kami aman nalon. Tika ipapanan, tinalawa, kinalinteg adalan. Maraming salamat po, minamahal naming Pangulo. Medyo nahirapan lang ho tayong panoorin pag nakatingala. Eh, no? Dali lang ho. Hindi lang po mga taga-Davao at Apayao ang nagsasabi niyan. Ano po niyan? Bawat lugar ay mahahanap tayong ganitong testimonya. Ang dating iniisip ng mga kababayan nating imposible, ginawa na at ginagawa pa nating posible. Sa Apayao, ko nga po unang beses narinig.
Ubabot na tayo sa puntong di na tayo makapagdaragdag ng infrastruktura dahil physically impossible na raw po sa natitira nating mga panahon. Ibang epekto sa dinatnan nating nakapanlulumong sitwasyon noong taong 2010. Idagdag ko na rin. Ngayon, dahil sa sabay-sabay na konstruksyon sa iba't ibang panig ng bansa, ang sabi sa akin ay nagkukulang na tayo sa mga trabahador, kontratista, materialis, maging yung tinatawag na aggregates. At ako yung tuloy napatanong, aggregates, di ba batot buhangin yan? Sagot sa akin, opo, paano tayo kukulangin ng batot buhangin? Pero ganun nga rin, dahil sa sabay-sabay, ang ginagawa talaga pong nagkakaroon ng punto-punto, kinakapos ng ating mga materialis sa kakilanganin. Ang punto ko po rito, hindi ba't mas maganda ang problemang ito kaysa ang kawalan ng infrastruktura o kapos na pagsiservisyo dahil dinadala sa mali ang pondo ng taong bayan? Ulitin ko lang po, no? Pagdating sa payaw, may pondo tayo kung tutuusin, pero hindi nakakayanin na ibaba yung pondo dahil hindi na nila magagamit sa lalabi natin panahon. Yung karsada ho, bubuksan. Pag binuksan, alam naman nyo, ikokompak. Para ikompak, dalawang rainy season na kailangan tumakbo. So, may iwan ho yung pondo raw, lalabas na naman underspending, idinala natin doon sa mga kagamit. Tandaan po natin, sa panahon ng ating sinundan, halos isang dekada tayong lahat na pabayaan. Ang sabi nga po ng isang kaibigan ko, di ko mapapatawad ang nauna sa iyo dahil sa halos 10 taon ng buhay ko na pwede namang umasenso ay nawala sa ilalim ng kanyang panunukulan. At maniwalag naman na ang nawala, hindi na natin magagawang mabawi. Wala na po yung 10 taong yan. Kayo pong mga nasa barangay, hindi dapat maging mga partisan politicians. Pero maliwanag din namang bilang mga leader ng inyong mga pamayanan, nasa kamay ninyo ang pagsusulong ng magandang kalagayan ng inyong mga kababayan. Ang akin po, dapat tumulong kayo sa talakayan. Himukin ninyo sa diskurso at debate ang inyong mga kasamaan at tanungin, sino nga ba ang nararapat na mamuno sa bansa pagdating ng taong 2016? Di ko na ho kailangan sabihin sa inyo kung sino ang kandidatong papanigan ko. Ang boto ko doon sa siguradong itutuloy ang nang matwid. Mga kasama, tulad ng anumang importanteng bagay, sa tingin ko, hindi pwedeng pabayaan na lang natin ang lahat ng ating pinagsumikapan. Kung gusto pa natin marating ang mas matatayog na pangarap, kailangan nating isulong ang nang matwid. Diin ko lang, sa susunod na eleksyon, di lang 6 na taon ang nakataya, kundi ang mismong buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kung lilihis nga po tayo sa tweet na talaga subok sa 2016, wala nakakatsyak na makakabawi pa tayo pagdating ng 2022. Ang tanong ko nga po sa inyo ngayon, sa lahat ng mabuting nakita ninyo sa loob ng 5 taon ng mabuti pamamahala, may magsasabi bang dapat natin talikuran ang dang matwid? Kung talagang tumutukha bilang lingkod bayan, kaya mo bang sabihin ng mata sa mata sa iyong mga kabarangay, itigil na natin ang dang matwid? O kaya mo bang gawin ang kabaliktaran niyan? Nang may buong paninindigan, ipagpatuloy pa natin ang positibong reforma, suportahan pa natin ang tweed na daan. Nasa simula pa nga lang tayo ng dakilang kwento ng ating lahi. At naniniwala kong tangan ng bawat Pilipino ang nakakayahang gawin ang nararapat at makatwiran upang makamit natin sa lalong madaling panahon ang ating mga pinakaasam-asam na adhikain bilang isang bansa. Sa gabi ng Panginoon at sa patuloy nating pagkakapit-bisig sa daang matwid, sama-sama nating hubugin ang isang Pilipinas na talagang maipagmamalaki natin at ng mga susunod pang salinlahi. Bago po ako magtapos, siguro ho'y, alam naman nyo, mga kulang-kulang ho'y 8 buwan na lang ang natitira sa ating paglilingkod. Maganda ho siguro na ngayon nag-uumpisa na akong magpaalam, mga kabarangay ko po o mga opisyal ng barangay ang una kong mga supporter noong ako po'y tumakbong congressman. Noong ako po'y naupo, sila rin ang talaga nagpapasatunay o sila tumutulong sa atin na maging tunay yung ating paglilingkod at makamtan ng ating mga kababayan ang ganap na serbisyo. Sa lahat pong sinuong ko, nasa administrasyon o kadalasan nasa oposisyon, talaga pong hindi kami nagkaiwanan nitong aking 159 na mga kapitan. Dinala ko mula sa Kongreso at palagay ko naman sila nagpapisa patungo sa Malacanang. Kaya ho, sakala po sa aking pamilya, sa lahat ng iba po kasamahan, talaga po ako'y naniniwala
na kung maayos ang ating kabarangay, o ating mga barangay, dahil maayos ang palakad ng ating mga barangay officials, talaga naman pong pahubog tayo ng isang matatag at talagang progresibong mga komunidad na siya mag-aambag para maatin natin ang ating mga adikain pagkatagal-tagal ng nanatili bilang paligid. Kayo po ay naging matinding kabalikat nitong ating panunungkulan. Sana po higitan pa natin ang nagawa sa mga lumipas na taon. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po.